kilalang unstoppable pagdating sa shaded lane, malakas at may magandang footwork. Minsan din po itong itinanghal na PBA, Ironman at isa nga sa pinakamahusay na offensive player at power forward sa kasaysayan ng liga. Katunayan, pangatlo po siya sa PBA all-time scoring leaders sa likod lamang nila Abet Gidaben at Mon Fernandez. Ngunit minsan pong naitanong sa tinaguriang the captain, Lionheart at four-time PBA MVP na si Alvin Patrimonio kung sino ang mga manlalaro na labis siyang pinahirapan pagdating sa depensa. Ito po ay ang mga PBA players na nagbigay sa kanya ng sakit ng ulo at talaga namang nahihirapan siyang pumuntos kapag sila na ang ipinantatapat sa kanya. So narito po ang apat sa mga Patrimonio stoppers noong kanyang kapanahunan. Una sa listahan ay si Abe King. Ayon po mismo kay Captain, si King daw ang unang player na talagang pinangilagan niya. Grabe daw ito kung mang-intimidate dahil nga bukod sa malakas ay hindi raw ito takot makipagpalitan ng mukha. Pero buti na lang daw at naging kakampi niya ito bago ito tuluyang nagretiro taong 1994. Sunod po ay ang binansagang The Dynamite at 7-time member ng PBA All-Defensive Team na si Chito Loizaga. Literal po na pambangga ang katawan nito at para kang ang umaatras sa pader kapag siya ang dumedepensa sa iyo. Hindi po ito basta-bastang maitutulak at tanging bilis at timing nga lamang ang pwede niyang asahan upang makakawala sa malapad nitong kaha. At hindi rin pwedeng mawala ang 3-time PBA Defensive Player of the Year na si Chris Jackson. Kung napapanood nyo po noong 90s, kapag ito ang bantay ni Alvin ay madalas nga itong low scoring night. Isa po si Chris Jackson sa mga kabisado at check ang mga galawan ni Patrimonio na madalas ngang magresulta sa mga turnovers niya. At dahil nga isa sa mga paboritong moves ni Alvin ay ang back to the basket, ay talaga namang hirap itong postehan ang mga pader ng tinaguriang stone wall. Bagamat mas manipis ang katawan, ay hindi mo naman matatawaran ang liksi at basketball IQ ng tinaguriang Adonis ng PBA na si Yves Dignadize, na madalas namang maatasang tagabantay ng pinakamahuhusay na offensive player ng kalaban. Mahusay itong mag-anticipate ng mga pasa sa isolation plays at kumuha ng offensive foul. Kaya naman madalas magdalawang isip si Cap kung maglo-low post ba siya, isasalaksak ang bola o titira na lang sa labas. Last but definitely not the least ay ang tinaguriang Bicolano Superman na si Yoyoy Villamin. Ayon din po mismo kay Cap, bukod sa malakas ang katawan ni Villamin ay isa rin ito sa mga pinakamagulang. Subok na matinik ito sa bantayan, katunayan po, 7 beses din itong napasama sa PBA All-Defensive Team. Alam naman nating malakas ang katawan ni Alvin Patrimonio pero halos hindi po nalalayo ang bruskong pangangatawan ni Elpidio Yoyoy Villamin. So sila po ang 5 nagpahirap sa buhay ni Alvin Patrimonio at kahit nga papaano, hindi man tuluyang napigilan sa opensa ay sigurado namang pinadaan muna siya sa butas ng karayom bago makapuntos. At kagaya nga ng madalas nating marinig, and the rest is history. Kayo mga kabasketball, sino pa ang maituturing nyo na Patrimonio stopper noong kanyang kapanahunan? I-comment nyo lamang sa baba ng video at akin naman itong babasahin at sasagutin isa-isa. Salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.